Dok, basa ang pupo ng alaga ko or nagdadayari, ano po ba ang first aid na pwede naming gawin sa ganito? So yan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon sa video ko na ito. Okay, so regardless sa kung ano ang sanhi ng pagbasa ng pupo or pagdayariya, ay makatuwiran po itong ituturo ko sa inyo na first aid. No? But of course, first aid lang po ito. Hindi po ito pwede gawing final aid or kapalit sa ideal na paraan ng panggagamot. Okay, so unang first aid na dapat ninyong gawin is fasting. No? So huwag nyo munang pakainin ang inyong pet sa loob ng 12 to 24 hours kung yan ay adult, medium to large breed na mga pet. And 6 to 12 hours naman kung yan ay mga puppies or mga small breed na mga pet. Para epektibo ang gagawin ninyong pagpa-fasting ay importante nakakulong or nakatali ang inyong alaga to make sure na wala siyang access sa anumang mga bagay-bagay sa kapaligiran na pwede niyang kainin or malala baka kung nakakalabas yan ay sa basurahan po yan maghanap ng pagkain. So hindi magiging epektibo ang pagpa-fasting sa ganong paraan kung nakakawala or hindi nakakulong ang inyong pet. So simple procedure lamang po ito pero napakahalaga dahil sa paraan na ito ay mabigyan natin ng pagkakataon na makapagpahinga ang tiyan ng inyong alaga. At syempre para maka-recover, no? Kasi parang tayo lang po yan, kung tayo ay nagdadayariya, tapos kain tayo ng kung ano-ano, ay baka lalo lang tayong mag-pururot, no? So ganun din po yung ating mga pet. Although, by instinct, karamihan sa mga aso talaga, pagka sila ay nagdadayariya, ay hindi po yan sila kumakain kasi unstable or umihilab yung kanilang tiyan. Kaya huwag nyo na pilitin na kumain or hanapan ng masarap na pagkain, para pakainin. So, hayaan nyo lang muna na makapagpahinga ang tiyan ng inyong pet. Hindi po mamatay ang inyong pet kung yan ay ipa-fasting ninyo. Kung sakaling mangyari yun, tiyak po ako na hindi dahil sa pagpa-fasting. So, meron talagang seryosong sakit ang inyong alaga para humantong sa ganung sitwasyon. Okay, so, pangalawang first aid na dapat ninyong gawin is rehydration. No? So, lagyan nyo ng anti-dehydration or electrolyte powder ang tubig inumin ng inyong alaga. Electrolytes katulad ng mga sodium, potassium, no? So pwede nyo nang gamitin actually yung anti-dehydration na ginagamit sa mga bata pag sila ay nagdadayariya katulad ng ORS or Hydrite. So pwede na po yan, pero kung meron naman kayong mapagbilhan ng mga anti-dehydration na pang aso talaga, like for example Dextrolyte or kahit anong brand, no? As long as it contains electrolytes. Merong sikat na powder na inihalo sa tubig, itong dextrose powder. Ang concern ko lang kasi dyan is ang taglay lang niya is glucose monohydrate or katumbas siya actually ng asukal. No? So wala siyang content na electrolytes. Kung meron na kayong ganyan sa bahay ngayon ay gamitin nyo na lang. No? Pero kung bibili pa kayo, much better na bumili po kayo ng anti-dehydration na meron talagang kasamang electrolytes. Okay, so pang ngatlong first aid na dapat ninyong gawin is by giving probiotic, no? So marami ng mga studies ngayon, hindi lang sa human side maging sa veterinary, na ang probiotic ay very beneficial talaga, no? So epektibo talaga sa ating mga alaga, especially sa mga ganitong klaseng problema, mga pagtatay, no? So makatwiran po nating ibigay itong probiotic kapag nagdadayariya yung ating alaga, no? So you can use probiotic formulated for human na rin, katulad ng Erceflora, Protexin, or kahit anong brand. Kasi mas reliable yung probiotic content ng pang tao. So, kung paano siya i-apply sa ating pet, susundin lang natin yung dosage instructions kung paano siya gamitin sa tao. So, usually yan, one sachet, one tablet, or one capsule per day. So, nabibili niyo po itong mga probiotic supplements sa mga drugstore, even without prescription. Alternatively, kung meron kayong yogurt sa bahay, but make sure na plain yogurt lamang yan dahil bawal po sa ating mga pet yung mga flavored type na yogurt. Okay, so at pang-apat na first aid na dapat ninyong gawin is by giving food rich in fiber. Effective lamang po itong first aid na ito kung ang inyong pet, despite of diarrhea, ay merong appetite. Pero kung hindi kumakain ang inyong alaga, ay baliwala po itong first aid na ito. Okay, so you can use pumpkin, nasa dilata po yan, nakalata po yan, mabibili nyo sa mga grocery store. Or alternatively, pwede na yung squash or kalabasa, no? So pakuluan nyo lang, ilaga nyo, and then ihalo nyo sa pagkain ng inyong pet. So meron akong video na pinost last time,
Home Remedies Nagtatay na Aso Kalabasa. I-share ko yung link sa description box sa video ko na ito at panoorin nyo na lang para magkaroon kayo ng idea. Kung meron naman kayong mapagbilhan ng mga therapeutic diet or gastrointestinal food, so meron ng mga ganitong klaseng pagkain talaga, pinaformulate yan para sa mga gastrointestinal problem katulad ganito mga diarrhea, mabibili nyo po yan sa mga veterinary clinic maski walang reseta din, so much better po ito. So, basta laging tandaan bago kayo magpakain ng mga ganitong klaseng pagkain, make sure na dumaan muna sa fasting procedure ang inyong alaga, 12 to 24 hours kung adult, 6 to 12 hours kung yan ay puppy. Then after fasting, saka nyo i-offer itong mga ganitong klaseng pagkain. Okay, so kung nagdadiary ang inyong alaga or basa ang pupo, kaagad nyo lang sundin itong mga first aid na tinuturo ko sa inyo. Kung simpleng pagtatay lang yan, simpleng pagbasa ng pupo, tiyak po ako na gagaling yan dito sa first aid na binabanggit ko. Kung yan ay seryosong klase naman ng diarrhea, malaking bagay pa rin itong itinuturo kong first aid para kahit papano mapabagal ang progression ng problema. At at the same time, as pangunang lunas doon sa pagtatay. But of course, kailangan nyo talagang ipacheck up ang inyong pet para masuri mabuti at mabigyan ng specific medication. Okay, so I hope may napulot po muli kayong kaalaman sa video ko na ito. At salamat muli sa inyo.